magkwentuhan lang tayo kasi andito na naman tayo sa ospital. Admit namin yung amo ko. Naulit na naman yung noon. Pero ito naman is ano lang, yung mild lang. Fever lang siya, tapos naubo. Ayun. Tapos, nung sinabi niya na sumasakit na naman daw yung sa likod niya, dito sa my right side, lagi niyang inaandog yun na sabi niya masakit lagi daw. So, ayun, hintayin pa namin yung resulta, kung ano yung resulta. So, yun nga guys, wala nang hiya-hiya. Ako na naman yung tagalinis ng kanyang kwet, hindi naman ako maarte. Ayun, hindi ko inaano na ayaw ko ganyan, nang inaarte-arte, wala. As in talagang tirinabaho ko yun. Ginagawa ko yun. O, diba? Kasi amo mo sila, sila yung pangalawang nanay mo dito sa ibang bansa. Kailangan maging ano pa sa trabaho. Umuwi guys, hindi ko lang kung kailan. Hindi naman siya yung over na ano yung sakit niya. Nilagnat lang siya, tapos inuubo-ubo, tapos inadmit na. Balik-balik yung kanyang lagnat, yun. Tapos ang hirap ko pang painumin na gumaka, parang bata pa. Kasi amo ko talaga, ewan. Ang laki ng, ano nila, ang laki ng, Lumabas ako kasi andun yung doktor na nakausap siya. English ay ano mga yung pag-uusap nila, hindi ko naman maintindihan, kaya lumabas ako. Malay ko kung ano. Kaya ayun, pag naboboring ako, dito ako pumupunta. Ayun, pag tulog siya, dito lang naman ako pumupunta sa tabi nito. Ang ganda. Muni-muni lang. Noon, sarili namin yung ano, CR. Nung na-operahan siya ng colon. Tapos, ang ganda pa noon. Tapos, nakakapuyat. Magbantay sa pasyente. Pero busog ka naman, bawi ka na lang sa pagkain kasi masasarap. Kaya lang, dolyares ang mga pagkain. Ang mamahal. Kaya kung minsan nahihiya akong kumain. Kung ano lang yung order ni amo, magkikihati na lang ako ganyan. Kasi nga, ang mahal. Nakakahiya mag-order ng ganito, ganyan, ganyan. Yung doktor na nagsedative na para check-upin ng kanilang mga pasyente. Nandun si amo ko yung nakausap ng doktor. Hindi ko lang kung ano na naman yung nakita sa dugo niya. Kasi nga, may inaandi na naman sa likod niya. Sa likod niya. Masakit daw, gano'n. Aywan. Guys, andito pala tayo sa Hong Kong Sanitarium Hospital. Yung hospital na naman yung aking am. At ito yung nasa labas. Nasa 30th floor kami. At ito yung kabuuan ng view sa labas. Ang ganda, oh. Tingnan, oh. Nagaganda ng mga building. Ang lalaki.
isang OFW, mayaman kami sa pagtitiis, mayaman kami sa puyat, mayaman kami sa pagod, mayaman kami sa tiyaga, mayaman kami sa gutom, mayaman kami sa pangungalila, at mayaman kami sa pagtitipid, mayaman kami sa pagpapasensya, mayaman sa sakit at sama ng loob, mayaman kami sa stressful. May tawag ng kapalaran, may nababago ang buhay, may nagtatagumpay, may umaangat, may nakakapagpundar, may nabibigo, may nababaon sa utang, ngunit ang masakit. Minsan, may umuuling isa ng bangkay at madalas may nawawasak na tahanan. Buhay abroad, kahit masama na ang pakiramdam, kailangan pa rin magtrabaho. Kung magkakasakit ka, ikaw rin mismo ang mag-aalaga sa sarili mo. Masarap sa pandinig pero puno ng hirap at pananabik sa mahal sa buhay. Walang kayamanan ang mas higit pa kaysa isang pamilya. Buhay abroad sa salitang masarap, pakinggan mo. Pero dyan mo din mararanasan ang paghihirap na di mo inaasahan. May iba naman na OFW, nag-abroad ka para guminhawa ang buhay ng iyong pamilya, hindi para magkaroon ng ibang pamilya. Nung nasa Pinas ka, ang maliit na kita kasya na. Ngunit na ng ibang bansa ka, na hindi nahamak na mas malaki na ang kita, halos ipadala mo na ang lahat sa iyong pamilya. Ang daing pa nila, kulang pa. At hindi purkit nag-abroad, mapera na. Hirap at pasakit ang katumbas ng bawat sintimong kinikita. Kaya huwag kang umasta na kung makahingi ka, parang may ipinapatago ka. Bakit kaya ganun ano? Kapag isa kang OFW, problema ng nasa Pinas, problema mo din. Pero kapag ikaw na may problema, nag-ilisa ka lang at hindi alam ang nasa Pinas. Sabi pa ng iba, kapag abroad sabi nila, wow, siguro dami mo ng pera. Yung iba makawaw, akala mo talaga is marami kang pera. Hindi pa sila maniniwala na nakapag lumapit sa'yo at hindi ka makakatulong, ikaw pa masama. Ikaw na daw ang mayabang purkit nakapag-abroad ka lang. Ang hindi nila alam, ha, resibo na lang ang hawak mo. Mga kamay mo, puro pa mga kaliyo. Walang salitang pagod na ako sa isang magulang na OFW. Basta para sa kinabukasan ng anak, lahat kinakaya. Gaano man kahirap. Pagod na kami dito sa abroad. Ang pamilya pa ang nagtatanong, bakit wala kang naipon? Ilang taon ka na dyan? Wala ka pang nagagawa? Diba? Pag ganun ang sinasabi nila, ang sakit-sakit sa pakiramdam. Diba ang sakit ng ganun? E alam naman nila na halos buwan-buwan ka nagpapadala para sa kanila. Na di mo iniisip na may matira sa'yo, diba? Grabe talaga, oy. Walang magulang sa mundo ang naghangad ng ibang bansa para iwanan ang kanilang mga anak. Kung alam nyo lang ang kirot sa dibdib nila na unti-unti kang lumalaki nang walang man lang silang nabubuong mga alaala na kapiling ka. Hindi madali sa isang magulang ang umalis at iwanan ang mga anak niya. Pero kung ito lamang ang tanging paraan, handa siyang magtiis at magsakripisyo, mabigyan lamang ito ng magandang kinabukasan. Mapalad ka kapag may anak kang mabait, matulungin, marunong umunawa, at higit sa lahat, may respeto sa magulang. Ingay sa wakas nakalabas din. Nakalabas din ako kasi nga bibili ako ng pagkain ko. Akala ko doon na lang parati sa loob. Loob ng kwarto ni madam. Kalabas, sa wakas, nakalabas na rin. Sobrang init. Mainit pala sa labas. Oh, di ba? Nakalabas din ako.
Kakain tayo sa labas sa McDo. Ayan guys, akala namin is makakalabas na kami ngayon. Yun nga lang, ulinti na naman daw yung dugo niya. Kasi nga, may bakterya. So, sabi ng doktor, kung maayos ngayon, bukas siguro is makakauwi na kami. Pero mamaya, i-check ulit nila kung ano ba yung talaga yung meron sa dugo ni Amo. Dahil si Amo ko ay uwi na rin. At ako ay uwi na. Nabuboard ako dito, oy. Nakaka-boring sa loob ng ano. So, yun guys, maghanap tayo ng pagkain dito sa Happy Valley. Sabi nila, Happy Valley daw ito. So, ayan. Hanapin natin yung McDonald's. Ayaw ko ng pagkain doon sa hospital. Oh. Masarap siya, kaya lang, ayaw ko. O, oh, diba? Mas masarap kasi yung ano, pagkain ba na gusto mo. Ayaw ko doon. Gusto kong lumabas. Yun lang gusto kong lumabas guys para makalangat ako ng sariwang hangin. O, oh, diba? Ang saya. Nakakapurin sa loob ng bahay. Ay, ng kwarto ni Amo. Dahil ando naman yung mga yung anak ni Amo, dumating silang mag-asawa kaya lumabas ako. Kinalabas naman nila ako eh. So yun, magsuroy-suroy lang ba? Ayan, maglakwat siya. Maghanap ako ng wala kasi nga first time ko dito maglakad-lakad. Ayan. Maliit lang pala talaga ito na lugar. Sobrang liit, tapos yung mga building is dikit-dikit. So, yun lang guys. Ako ay naboboring na. Gusto ko na talagang umuwi. Kahit si Amo, gusto niya na rin umuwi. Pero wala eh. Sabi ng doktor, hindi pa daw mag-stay. Ang hirap gumawa ng content. Ano, sana nagustuhan niyo yung aking video for today. Oy, malapit na pala ako mag-smout guys. Ilan na lang yun? 780 Hong Kong dollars. So, konting-konti na lang. Magsasawad na naman ako. Okay, ginawa ko. So, salamat guys sa lahat ng mga suporta na inyo. Ayun. Ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Masarap mag-ipot dito sa Happy Valley. So, yun lang guys. Maraming salamat and thank you for watching. Please like and subscribe. Sweet, sweet, golden, show black. So, that's all for today's video. Bye!